O sige, so diretso na tayo. And let us start by singing. Kantahin natin yung ating chorus. I will make you fishers of men. Okay? Ayan. I will make you fishers of men. Ready? Sing. I will make you fishers of men. Fishers of men. Fishers of men. I will make you fishers of men if you follow me. If you follow me. If you follow me. I will make you fishers of men if you follow me. Ayan, okay? So, yan po ay hamon sa atin ng ating Panginoon, Panginoong Jesus, at sabi niya sa mga disciple, follow me, and I will make you fishers of men. Ayan. So, ibig sabihin niyan ay ito ang isa sa mga pinaka tinatawag nating dakilang paraan ng pag-ano natin, ano, pagsunod sa ating Panginoon, and that is following Him. And then using our lives. Ayan, okay? Using our life for His glory. Okay, ulitin natin. Fishers of men, ready, sing. I will make you fishers of men. Fishers of men, fishers of men. I will make you fishers of men if you follow me. If you follow me. If you follow me. I will make you fishers of men if you follow me. Ayan. Okay. So next, ay magkaroon tayo ng ating opening prayer. Ayan. So gusto nating hilingin. Sino ba na sa ano natin? Okay, Brother Harvey, siguro ikaw na mag-lead sa atin sa opening prayer, please. Well, sa barahan ng Espiritu, dakilan namin Diyos ang pagmahal sa lahat ng Panginoon sa gabing ito, sa lahat ng Panginoon sa mga umaten. Bigyan niyo nga po ng wisdom and knowledge, Panginoon, ng pastor sa kanyang pagtuturo, Panginoon, at maging enjoy po and maging masaya po at maayos ang lesson po ngayon and ma-apply po namin, Panginoon, sa aming paghayo, Panginoon, sa Operation Glory. Muli, salamat, Panginoon, sa lahat ng blessing. Ganyan po kami ng puso bukas na po sa isipan, Panginoon, ngayong gabi ito. Pamang dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Amen. Thank you so much, Brother Harvey. Okay, so next, let us recite our pulpit purpose. Ready? Go! Win people to Christ. Get them baptized. Teach and train them. Help save the lost. Okay? Okay, ano natin? Okay, baguhin mo natin. Ayan. O, sige. Ready? Go. Fourfold purpose. Okay, go. Win people to Christ. Get them baptized. Teach and train them. Help save the lost. Ayan. Okay? Oh, sige. Gusto ko na i-recite ito ni... Kasama ba itong si ano? Julian, dito sa atin. Hindi pa, Pastor. Ah, hindi. Oo. Recite mo nga, Julian, yan. Hindi pala kasama. Ayan. Oh, sige, sino pa mga kasama dyan natin ano, na mag-recite ng ating fourfold purpose? Okay. Nasaan na kayo? Nandiyan na ba si John Davender? Opo. John, recite mo nga yung ating fourfold purpose. Ready, go! Fourfold purpose, win people to Christ, get them baptized, teach and train them, help save the lost. Okay, ayan. Sige. So,
Sabay-sabay natin, open your audio, tapos sabay-sabay natin i-recite ang ating fourfold purpose. Okay, everyone, paki-unmute para marinig natin ang lahat. Okay, ready? Go! Okay, pasensya na ho kayo mga kaibigan at mayroon pong gera na nangyayari dito. At okay, ayan, sige. So next is our club verse. Ayan, ready go. Matthew 4:19, and he said unto them, follow me and I will make you fishers of men. Ulitin natin, Matthew 4:19, and he said unto them, follow me and I will make you fishers of men. Ayan, okay. So, tuloy na tayo sa ating lesson for, ay, but November pa lang ito nakalagay sa akin. Ano? Andal, ayusin ko muna. Hindi yan November, ha? Dali lang. Yan ay December 6. Yan. Ayan yung last week, Pastor, eh. Ha? Ayan yung last week kasi. Ay, ganun ba? Season natin. Oo nga, no? Oo, sige. Di, balik natin sa November. Yan, November 22. Okay? Ayan. So, ayan. Okay? Balik natin sa November kasi tama nga naman, ano? Nag-skip lang kasi tayo ng isang buwan, isang linggo, yung tinawag akong mag-speak doon sa Lighthouse Academy. Okay, so November 22, 2021, ang ating session 8. And of course, ano, meron tayong nasa section 4 na tayo, ano, section 4. So we have already discussed yung section 1, 2, and 3. And of course, ano, ay nasa section 4 na tayo. Okay? Pag natapos natin itong section 4, magkakaroon tayo ng tinatawag na written exam dito, ha? Okay, so review niyo ito, lahat ng section and then lahat ng mga steps and then isulatin niyo lahat ng mga tinatawag na golden keys, ano? Okay? At ngayon, pag-uusapan natin yung isa pang golden key, ano? Okay, so section 4 ay how to keep what you catch, ano? We have started it actually sa last session natin, sinula natin ito. So the idea here is ganito, ano? Paano natin iingatan ang ating mga nahuli? Of course, the idea here, ano, yung scenario nito ay nakahuli ka ng isda, okay, namingwit ka, nakahuli ka ng isda, so ibig sabihin, kailang ingatan mo yan ang iyong nahuli na huwag makawala, huwag makabalik ulit sa dagat, o kaya huwag makabalik sa tubig. So, iingatan mo siya. The same is true with the winning souls, ano? Kapag ang isang kaluluwa ay atin pong nadala na sa Panginoon ng isang tao, ay talaga sikapin natin na ingatan yan, okay? Kung ikaw ang nagdala niyan sa Panginoon, you have witnessed to that soul, you have win that person to the Lord, it is your now your duty and responsibility to watch for that soul, to take care of that soul, and then help that soul to continue and to grow in the faith. Yan ay ibig sabihin ng how to keep what you catch, okay? Alam nyo, ang problema nga natin, ano, marami tayong mga professions of faith and there is no question about that, ano. So, ibig sabihin yan, ay hindi tayo nagkukulang sa aspekto ng soul winning. Hindi tayo nagkukulang sa aspekto ng mga kaluluwang ating nadadala sa Panginoon. But actually, sa ganitong aspekto tayo, may malaking kakulangan kung paano natin ingatan. At sabi ko nga sa inyo, kung if you have recorded lahat ng mga kaluluwa na ating nadala sa Panginoon ay siguro we are more than 1,000 na, ano, kung talagang na kung titingnan natin from the very beginning ng ating gawain, okay, kasama diyan yung mga personal soul winning, house to house natin, knock on doors, yung ating mga evangelistic crusade na ginawa, no? So yan, but the question is nasaan yung karamihan ng mga yan. So maybe, ano, ay ito ang medyo kailangan natin tutukan. Kaya I'm thinking next year, ano, I'm doing some compilation ng aking mga lesson
And itong mga susunod na week na ito, ang tutukan ko ay gagawa ako ng tinatawag na discipleship lesson. Okay, discipleship lesson na kung saan na ituturo natin sa ating mga bagong mga naligtas, no? So, tulad nito, ano, itong New Believers Manual, no, gagayahin natin ito. Of course, magdadagdag ako ng konti, but magpe-print tayo ng ganitong klase. Ibibigay natin ito sa mga bagong saved, and then sa loob nito ay nandito lahat ng mga basic things that a new believer should know. Ano? Kaya tawag dito ay New Believers Manual. From assurance of salvation, eternal security, and prayer, why study God's word, ganun, lahat yan. Okay? So, yan ang part ng how to keep what you catch, no? Okay, next. So, i-review natin, ano? Ayan, so hindi ko nagagawin muna ito dahil mayroon pong mga nagalit sa akin kanina na sabi daw, wag daw silang tawagin at sila ay hirap na hirap i-memorize ang lahat ng mga section 1, 2, 3 at mga lahat ng mga steps kasi sila po ay mga gurangs na, sabi. Mga gurangs na kami. Mahira na ang aming mga memory. So, oo, wag daw silang tawagin kapag pagdating sa memorization. Ayan. Pero of course, nakabisado na nila ito. Alam na nila kung paano ito paliwanag actually. Ayan. So, siguro ay pag natapos natin itong step number 12, the 13, step number 13, ay ayan, pwede na natin siguro ito. But alam niyo yung lahat ng ito ay na-forward na nailagay na ibigay na natin sa inyo ito, di ba? Tama? Oo, na-forward na ito sa ating GC ng Operation Go. Kaya nandoon lang yan. You need to familiarize yourself with it, no? Okay. So step number 12 is ano yan, ano? Give him assurance of salvation. So it is ano, it is very very important that after a person, di ba, pagkatapos niyang tumanggap sa Panginoon, ay bigyan kaagad natin siya ng assurance. Ang ibig sabihin ng assurance of salvation, ano ba ang resulta ng kanyang ginawa, no? Ano ba ang nangyari sa kanya at kung ano ang kanyang tinanggap, no? Ano ba ang nangyari nung tinanggap niya si Kristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas? Yan ang assurance, kasiguruhan. So, kasi nga, normally, ang isang tao kasi pag tinatanong mo yan, sasabihin niya pag sinabi mo, ikaw ba'y tutungo sa langit? Ikaw ba'y ligtas na? May buhay kang bang walang hanggan? Eh, siyempre, sasabihin sa iyo, hindi ko alam yan. Tama? Hindi ko alam yan. I don't know. Usually, ganon ang karamihan ng mga sagot. Ngayon, tumanggap na siya sa Panginoon, ano ngayon ang nangyari sa kanya at kung ano ngayon ang kasiguruhan na mayroon siya dahil tinanggap niya si Kristo. Ayan. So, ang gagawin mo, teach him Romans 10:13. Okay? Memorize na ang Romans 10 verse number 13. Okay, so sino sa ating mga nasa Zoom ngayon ang pwede nating tawagin so that mag-recite ng ating Romans 10:13. Okay. Ay, nakita ko si Gretel. How are you, Gretel? Ikaw ang mag-recite nga ng Romans 10:13. Kabisado mo. Hello po. Hello. Sige po. Okay. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Romans 10:13 po. Okay. Thank you so much. Wala ka kahapon na, Gretel, no? Kahit ba sa ano? Hindi po ako pinayagan po eh. Kahit sa Zoom? Hindi ka sumama kahit sa Zoom? Nung nagjo-join po ako, hindi po na ano, na-accept po. Oh, ganun ba? Ano nangyari yun? Hindi na na-accept si Gretel, ano? Hindi ko po alam. Kala ko nag-join ka, Gretel, ka, ano? Kasi hindi ka nag-reply. Ay, sa Facebook, wala? Hindi ka nakasama sa Facebook? Kasi yung morong nakapag-join po eh sila. May ipit yung... Okay. Pero... nakailang session na rin si Gretel doon sa... Nakatapos po siya, Pastor. Ah, ayan. Okay. O sige. So, maybe ano, kung ano, may forward na lang yung ring sa kanya. No? Okay. Ayan. Pwede naman yan, Yerd. Sino ba ang kanyang AP? May AP ba siya?
May binanggit po siya sa akin eh, pero hindi ko po kilala. At member natin? Hindi. Hindi po. Iba po yung pangalan na... Ay, kay... iba kasi yung binanggit niyang pangalan. Mama, ang gawin mo na lang, since alam mo naman kung ano nangyari doon sa Purity Vow, yung ano, yung meet with Gretel, tapos ikaw na mag... mag ano sa kanya, ikaw na mag tawag dito, mag perform ng bibigyan ng commitment niya, no? Nag-join siya, Pastor? Ah, nag-join siya. Na- Greta, nag-join ka, diba? Ha? Hindi araw siya nakapasok. Hindi araw siya sa nakapasok. Ano? Sa Zoom? Sa Zoom, oo. Hindi araw siya nakapasok. Ay, diba? Kaya ang gawin niyo, mama, gawin mo na lang mag-meet kayo tapos yung ceremony na ano mo, ano mo sa kanya. Gawin mo na lang then yung sing-sing ibigay mo. Na. May andiyan ang sing-sing sa kanya, Yerd. Nasa akin pa, Pastor. Okay. Ayan, no. Sige. Ayan. So, teach him ano, pagkatapos niyang tumanggap, ang gagawin natin ay tuturuan mo siya, okay? Romans 10:13 ano, actually alam natin yan, no, ang Romans Road, ano, ang Romans Road po magtatapos yan sa Romans 10:13, no, okay, Romans 3:23, Romans 6:23, Romans 5:8, Romans 10:9, okay, and then Romans 10:9 and 10, and then Romans 10:13, ayan, okay. So, yan po ano, and then teach him what to do when he sins, di ba? Pinag-aralan natin after last week ito, last time ating session, turuan mo siya kung ano ang kanyang gagawin kapag siya ay nagkasala, no? Ano ang ituturo mo sa kanya? Ay 1 John chapter 1 verse number 9, di ba? Okay. Ayan, if we confess our sins, he's just and faithful to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So ituturo mo kasi sa kanya na hindi nanghulugan, ligtas ka na ngayon na hindi ka na magkakasala, hindi ka na magkakamali. So magkakasala pa rin tayo, mahuhulog tayo sa kasalanan, magkakamali tayo, but ang banal na kasulatan nagsasabi sa atin, ito ang iyong gagawin, no? 1 John 1:9, ang gawin mo, ihayag mo ang lahat, no? Yan ang pagkakaiba ng tinatawag nating repentance sa ka-confession. Ang repentance is a one time, no? One time action mo 'yan na ginawa, no? One time you repent your sins once, no? And ang confession actually is a daily activity ng isang mananampalataya. Kaya nga ang pinag-uusapan diyan ay yung ating mga daily sins na tinatawag, no? Yung mga pang-araw-araw nating kasalanan na kailangan nating ihingi. No, kapag nagkamali, pag nahulog sa kasalanan, pag nagkasala, o kaya ay may ginawang hindi nakakalugod sa harapan ng Diyos, kailangan niyang ihayag ito. And sa ating confession ng ating kasalanan, we need to be specific. Ha? Okay? We need to be specific. Ibig sabihin, tumbukin mo kaagad yung kasalanan. Halimbawa yan, ano, Panginoon, patawarin niyo po ako, ako po ay nakakita ng hindi maganda na bagay na ganito. O Panginoon, ako ay nakapagsinungaling. O Panginoon, ako ay nagalit. O Panginoon, ako ay mayroong mood change na ganun. Okay. So, forgive me. Nagkaroon ako ng mood change na ganun. So, inihingi natin ng tawad 'yon. Okay? Di ba? Inihingi natin ng tawad yung mga ganun. Okay. Yeah. So, wala ka ng mood change ngayon. Okay, 'yun ang ibig sabihin niyan, ano? So, kung may alam tayo na medyo hindi natin magandang ginawa, we need to ask God to forgive us, ano? Ayan. Okay. So, and then letter C, ang gagawin ho natin ay we're going to make a statement, no? That he will not believe. Okay? Actually, yung statement na ito ay kailangan masabi natin sa kanya so that ma-establish siya sa katotohanan ng kanyang kaligtasan na tinanggap mula sa ating Panginoon. So, this statement actually is a statement of his security, ano? The statement of the security of his salvation. So anong statement ito? Okay? So make a statement, he will not believe. Okay, yan ang una. Okay?
Now that you are saved, there is nothing else you need to do. Magkakulang ito. No? Dali ha. Ayusin ko lang. Okay. Now that... Oops, sorry. Sana ako. Kulang-kulang yung akin na type. Now that you are saved, there is nothing else you need to do. Okay. Ayan. Okay. So, now that you are saved, there is nothing else you need to do. So, parang statement ito na parang hindi ka panipaniwala. Ano? Oo. And at first, ay parang, bisimula na akong gagawin. Okay na yung lahat. You know, dahil tinanggap ko si Kristo bilang aking Panginoong Tagapagligtas. Okay na yon. Ayan. So, in order for us to explain this, ano, we're going to use the marriage illustration. Okay? Ayan, marriage illustration. So, ano ang marriage illustration? Okay, ganito yan. Sa oras po na ang dalawang magkasintahan haharap sa altar, okay, at siya po, ang lalaki, yung groom, saka yung bride, will make a statement, will make a commitment, will make a vow before God, before the minister, before the pastor, or yung nag-officiate no ng marriage kapag sila ay nagbitaw na ng kanilang mga vows or commitment at sila ay dineclare na ng officiating minister na ganito, I am presenting to you the newest couple in the Philippines, Mr. and Mrs. na ganyan. Okay? So ibig sabihin niyan sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao kayo ay kasal na. At wala ka nang gagawin pa para mapatunayan mong kasal kayo dahil kayo'y diniklara na. O kanya? Kaya after ng kasal mo, kahit wala nang gagawin ang groom at wala nang gagawin ang bride, sila po ay kasal na. Nakuha niya? Oo. Okay. Subalit, ibang kwento na ang kasunod niyan. So you are going to complete the statement, no? Ang statement ay ganito. But there is a lot that you need to do to be a good Christian. Okay? So, ang ideya ng marriage illustration ay ganito. So, oras na sumpaan ng dalawa at sila diniclare na mag-asawa na, wala na silang gagawin para mapatunayan nila na sila mag-asawa. Okay? Because talaga mag-asawa na sila. Pero, ang gagawin nila, sisikapin nila pareho kung paano sila magiging mabuting asawa. Nakuha niya? Ayan. So, ako bilang mister, I need to do my best to be a good husband. At ang wife naman, sisikapin niya na siya ay magiging good wife. So, ganun din yan. There is a lot that you need to do to be a good Christian. Wala ka nang pwedeng gawin sa kaligtasan mo, tapos na yan. Pero, ang dami mong dapat gawin para ikaw ay matawag na mabuting Kristiyano. Hindi para maligtas, kundi matawag na mabuting Kristiyano. Okay? So, ganun din yan sa pag-aasawa. Wala nang gagawin ng mister para masabing, ay, mister ako eh. Wala na, tapos na yun eh. Kasal na kayo eh. Wala pwede sabihin yung asawa mo ba, ito ang gagawin ko para matawag ako misis. No, tapos na yan eh. Dineclare na yan eh. Misis ka na eh. But, ang pwede niyang gawin, sisikapin ko kayo naging maging mabuting mister at sisikapin ko kayo na magiging mabuting misis. So, ganun din yan. Wala ka na ibang gagawin para maligtas. Okay, remember that, no? That is assurance of salvation natin. Wala ka nang pwedeng gawin para ikaw'y maligtas, no? Subalit, marami kang pwedeng gawin, marami kang dapat gawin pala, ano, para ikaw ay maging mabuting Kristiyano. Nakuha niyo? Okay? So, can we have a response dito? Naintindihan ba natin ito? Amen? Sino hindi hindi pa nakuha yung statement na to? Meron ba? Meron bang hindi pa nakakuha nito? Everyone, nakuha ba? Okay, hopefully nakuha nyo ito. Ano? Ayan. Okay? So, ulit-ulitin naman natin ito no, as we go on. Okay. So, step number 12,
give him assurance of salvation, teach him Romans 10:13. Okay, ano ang sabi ng Romans 10:13? Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Ayan. Sino yung whosoever doon? Referring to you. Anong ginawa mo? Shall call? Tatawag? Tumawag ka na ba sa Panginoon? Opo. So kung sabi ng Romans 10:13, kung tatawag ka daw, ano sabi? Ililigtas ka. Okay? So, tumawag ka na ba? Sasagot siya, opo. So, anong ginawa sa'yo ng Diyos? Ililigtas. Oh, di ba? Ganun lang kasimple ang paliwanag ng Romans 10:13. And then, teach him what to do when he sins. So, paliwanag mo sa kanya, pero tandaan mo, kahit saved ka na, okay, pwede ka pa rin magkamali, pwede ka pa rin magkasala, pwede ka mahulog, no, sa kasalanan, pero ang dapat mong gawin, ihayag mo yan. So, turuan mo siya ng 1 John 1:9. And then letter C, ang gawin mo, make a statement he will not believe. At ito na ngayon, ano? Now that you are saved, there is nothing else you need to do. And then use the illustration of marriage. Okay? And complete the statement. But there is a lot that you need to do to be a good Christian. So ito ang mga bagay ngayon na kanyang dapat gawin para makanyang maipakita ang pagiging mabuting Kristiyano. And we will go to step number 13. Okay? So itong una, let him to make a public profession of his faith in the church house. Okay? So, let him to make a public profession of his faith. So, ibig sabihin yan, ang isang dapat niyang gawin para mapakita niya na siya ay mabuting Kristiyano na ay magkaroon siya ng isang hayag na yung pagpapahayag ng kanyang panampalataya sa gitna at sa harapan ng mga kapatiran. Okay? Ayan. So, nandyan yung Matthew 10, verse 32 and 33, and Romans 10, verse number 11. Okay, I would like someone to read yung Matthew 10, verse 32 to 33. Tingnan natin, okay? Matthew 10, 32 and 33. Jimuel, pakibasa nga ang Matthew 10, 32 to 33. Jimuel, Jimuel, nandiyan ka? Matthew 10, 32. Okay. Whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess also before my Father which is in heaven. Okay. 33, but whosoever shall deny me before men, him will I also deny before my Father which is in Ayan. So, maliwanag yun, ano? Okay? Ayan. So, ang sino man daw ang nagtatatwa sa akin, ano? Yung summarize niya, ang sino man daw nagtatatwa sa akin, sa harapan ng tao, itatatwa ko rin siya sa harapan ng Diyos na sa langit. Ang sino man daw nagpapahayag sa akin, sa harapan ng tao, ipapahayag ko rin siya sa harapan ng aking Ama. So napakahalaga ito. This is one way by which we can strengthen ano yung faith nung ating kinausap. Kailangang ihayag niya 'yan. Okay, yung kanyang pagtanggap sa Panginoon. Okay? Hindi natin masyadong ginagawa ito, but I think we should practice this ano. Kung meron kayong mga soul winning na ginagawa sa labas, okay? The first thing na gawin niyo sa kanila, na kapag sila ay nadala nyo sa Panginoon, ay invite them to come to church and let them make a public profession of their faith. Okay? Para talagang masabi natin na ito talaga, totoo itong sumampalataya dahil willing siya na ihayag yung kanyang panampalataya. Ayan. So katulad nung linggo, sino may bisita nung linggo? Ayan, si Louis. Yan ba, Lois, ay na-win ninyo sa ano, sa Operation Go? Yes po. Apo, Pastor. Ayun. Tulad niyan, ano, tumanggap yun sa Panginoon, tama? Okay. So, ang gagawin... So, ang gagawin natin dyan, ano, ay ito na, no? Tuturuan natin kayo paano gawin. I know, hindi pa natin kasi alam kung paano ang gagawin natin. But I'll be teaching you how to do this, ano? Okay? So, but before that, ay basahin pa natin yung isang text na Romans 10, verse number 11. Okay? Ayan, pakibasa nga, andyan pala si Wilson, nasa trabaho ka ba o nasa bahay na? Wilson?
Nandito po sa Benson, Pastor. Sa bahay pa. May pa, may, ah, sa bahay na? Okay. Opo. Ayan, sige. So, kindly, ano nga, read Romans 10, verse number 11. Sige po, Pastor, wait lang po. So maganda ito, ipabasa nyo rin ano, sa inyong kinakausap, yung Romans 10:11. Maganda rin ito. Ano? Okay, go ahead. Okay. Okay. Romans 10:11. For the scripture say... Uy! Okay. Nagpipid ba kayo? Okay. Ah, baka may nakabukas pa isang cellphone kaya ano. Igisa po kasi kami, Pastor. Ah. Naan mo rin yung sa'yo. Tanggalin mo muna yung volume ng sa'yo. Ah. Maghiwalay mo na kayo kasi. Kahit segundo lang. Okay, go ahead, Wilson. Okay, Romans 10:11. For the scripture says, whosoever believe on him shall not be ashamed. Okay, thank you, Wilson. No? Sabi dyan, ang sino man daw ang naniniwala sa kanya. Okay na po, Pastor. Thank you. Thank you so much. Okay, ang sino man daw ang naniniwala sa kanya ay hindi dapat mahiya. Ayan. So, ibig sabihin, no, ganito, ano, sabihin mo sa kanya, alam mo, mayroon kaming service paglinggo. Wala din ako eh. Okay, mayroon tayong kaming service paglinggo. At ipaliwanag mo sa kanya na in every service ay mayroon tayong tinatawag na invitation. Okay? Mayroon tayong invitation. So, o kaya, no, ang gawin niyo kasi diyan, ano, ganito, bibigyan ko ng instruction din ang wala daw sound. Kasi napindot mo yata yung ano. Okay, napindot mo yata yung audio. Oh. So ganito ano, bibigyan natin ng instruction ng lahat ng ating mga MC sa paglinggo lalo na alimbawa, tingnan nila yung cards na binibigay sa kanila ano ng mga ushers, okay, yung card, yung mga visitors cards lalo na. And then they need to see kung nakalagay ba doon ay profess. 'Di ba? May nakalagay doon sa card profess. Okay, ibig sabihin yan tumanggap na sa Panginoon yan. Either na yan ay tumanggap sa Panginoon outside bago pa man siya pumunta ng church, o kaya yan ay tumanggap sa Panginoon dahil may nag-share sa kanya dito. There is no difference. Basta pag nakalagay doon, automatic, no, ang gagawin natin diyan, ako na lang siguro gagawa niyan. At the end of the service, ako ang gagawa niyan. I'll make sure na magagawa natin 'yan, no, starting Sunday. At tatawagin natin sila sa harap. Okay? Ito si halimbawa, ito si si Lois, ito tumanggap na raw siya sa Panginoon. Okay, Lois, halika. Punta nga dito sa harap, hindi ka ba nahiya na sabihin, no, na ikaw ay tumanggap na sa Panginoon? Ayun. Gagawin natin gawin 'yan because 'yan ay pagsisimula ano na maging matatag siya sa kanyang pananampalataya at ma-practice niya ang sinabi doon sa Romans chapter 10 verse 11 na ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay dapat 'wag mahiya, no? Ayun. Okay. So we are go ang ano ating gagawin diyan ay we will explain the invitation sa kanila. So sabihin mo sa kanya, pagkatapos ng preaching ni Pastor kasi may mga paanyaya siya, no? Unang paanyaya niya diyan ay kung sinong gusto tumanggap kay Kristo. Since tumanggap ka na kay Kristo, hindi mo na kailangang tanggapin pa ang Panginoon. Pero kapag ang gagawin natin, kapag may sabi niya na kung sino man tumanggap na, pwede mag-forward. Sasamahan kita doon at sasabihin mo sa kanya na ipapaalam natin kay Pastor. And of course, ano, sa card na rin yan, ano, makikita na rin sa card yan, di ba, na siya tumanggap. Okay? So, pangalawa na dapat mong gawin yan, assure him that he will not be embarrassed. Huwag kang mag-alala, hindi ka mapapaya dito. Hindi ka gagawa ng speech, hindi ka magsasalita doon, o hindi ka sasagot ng lahat ng tanong doon.
Sasamahan lang kita at si pastor ang magsasabi na tinanggap mo na ang Panginoon. Ayun. So, maano kasi, minsan kasi kapag ang isang tao ay napunta sa isang tinatawag na gathering, tapos na pinpoint mo siya, okay, na point out mo siya, minsan napapahiya sila, ayaw nila ng ganun. So, assure that person na he will not be embarrassed, ano? She will not be embarrassed, and he will not be making a speech or answering questions, etc. So, i-garantiya mo siya ng ganun. Okay? Pangatlo, help him to know it pleases God. Sabihin mo, alam mo, malulugod mo ang Panginoon kapag ginawa mo yan. Dahil yan ang sabi sa atin sa Matthew 10, 32 and 33. Na kung sino man na nagpapahayag kay Jesus sa harapan ng tao, ipapahayag din niya sa harapan ng kanyang Ama. So, nalulugod ang Panginoon kapag ipinahayag mo siya. So, kapag lumapit ka doon sa harapan at sabihin mo, oo, tinanggap ko na si Kristo, ibig sabihin, pinahayag mo siya. And God is pleased kapag ikaw ay hindi mo siya kinakaya. Okay? So, God wants to see that he's not ashamed or you are not ashamed. So, sabi mo sa kanya, pwede mo bang gawin yon na ikaw ay magpahayag na tinanggap mo na si Kristo? Okay? So, get him to promise God that he'll do it. So, nangangako ka ba sa Panginoon na gagawin mo yan? O sige, sama ka sa Linggo, ha? At ayan. So, mula ngayon, mga soul winners, mga future soul men, gawin natin ito, sikapin natin na magawa talaga ito every time na meron tayong nawiwin sa Panginoon sa pamamagitan ng ating soul winning effort, ang gawin natin the next Sunday, sikapin natin na sila ay madala. And then, let them make a public profession of their faith dito sa ating gathering. Amen ba yan? Okay? Ayan. So, yan ay isang paraan para we will not lose what we catch. Ano, hindi natin mawawala yung ating mga nahuli o kaya na ating nabahagi na ng Ebanghelyo. Okay? So, number four, by making it public, he will obey and please the Lord. Alam natin yan. Ano? Kung ipapahayag mo yan, hindi mo kinakahiya yan at sumunod ka, malulugod niya ang Panginoon sa Kristo. And then, di lamang yun. Ano? Ang gagawin din natin, gagawin natin gawin ito, starting Sunday, gawin na natin ito kasi napag-aralan na natin dito. No? Have the prayers of God's people in the church house and take a firm stand that will give backbone in his new Christian life. So, ibig sabihin niya, kapag may lumapit sa harap at magbibigay ng kanyang public profession, we are going to pray for that person and then we're going to lift him up to the Lord so that magkisimula siyang lumakad ng may katapatan sa ating Panginoon. O, di ba maganda yun? No? Lahat ng mga nawiwin natin will make a public profession of faith para hindi na sila mawala at patuloy natin silang maalalayan. Okay? And ganoon din yan, yung mga ganong mga pangyayari sa buhay nila, they will not forget those experiences sa kanilang buhay. And always, mayroon kang pwedeng balikan. Naalala mo, ikaw ay nagpahayag ng panampalataya mo, di ba? So you can always go back to that experience nila sa kanilang buhay kapag sila po ay pinapalo up natin. Okay? Ayan. Sige. So, ito mangyayari dyan, no? Ito mga practical tips natin, no? Okay? Kapag nasa church na siya, nadala mo na, no? Okay? Kasama mo na siya. Ayan. So, here are some other things that will help you in getting the number of people down the aisle that you win to Christ. So, ask him if he'll promise that he will come Sunday and make it public that he has been saved. So, hingin mo ang kanyang pangako. Oo. Mangako ka. Oo, huwag mo hayaan na hindi mangako. Aya, sabihin mo, sikapin mo na siya makapagbigay ng kanyang pangako na sasama siya sa Linggo at gawin niyang hayag ang kanyang panampalataya. Okay? And then, ang gawin mo, no, i-chat mo siya ng Saturday, tawagan mo siya. Okay? Contact him on Saturday at tanungin mo siya. At ipalalam mo sa kanya na kinabukasan ay pupunta sa church at kasama mo siya at siya ay yung bisita. Okay? Call him on Saturday. Mahalaga yan. Follow up mo siya ng Saturday. And then number three, pinakamahalaga din, go by and pick him up on Sunday morning and take him to Sunday school and church. Huwag nating hayaan lamang na, sige, punta na lang ako, no. Huwag niyong yan. The devil can do anything to distract that person na nagkasabing pupunta ng church. Ang gawin mo, talagang insist mo sa kanya, ayun mga kapatid, ganito ang gawin natin. Maging makulit
tayo sa tao kung kinakailangan, basta yan sa kaligtasan nila, sa kaluluwa nila, para alang-alang sa kanilang kaluluwa, maging makulit tayo. Okay? Okay lang yan na maging makulit kasi ka ng bagay na yan. Mahalaga yan eh. Okay? So, pick him up on Sunday. Ibig sabihin, talagang sunduin mo siya ng linggo, ng umaga. Dalhin mo siya sa ating Ledsy at sa ating church. And then, ito pa isang bagay na dapat mong gawin. Wag-wag na wag mong hayaan siyang nag-iisa na nakaupo. You need to sit by him in the service, all throughout the service. Okay? Ayaw natin na siya ay ma-out of place sa ating service, sa ating worship, at ayaw natin na nag-aalangan sa dyan. Okay? So, kailangan ng presensya mo sa kanyang tabi all the time para naman ma-feel at home siya. Kuha niya? Okay. And then, kapag tinawag na yung invitation at sabi ko na, sino dito ang gustong tumanggap kay Kristo, understandable na yan na ang mga lalapit ay hindi pa tumatanggap. Pag sinabi ko naman na sino na dito ang tumanggap na kay Kristo at gusto nilang ipahayag ang kanilang pananampalataya, doon mo siya ngayon samahan. Okay? Halika. Yan na yung sinasabi ko sa iyo, di ba? Na pag nagtawag si pastor sa invitation, yun na yun. Tinanggap mo na si Kristo, di ba? So, ngayon, ipapahayag mo siya sa harapan ng tao na tinanggap mo na siya. So, halika, samahan kita. At ipag-pray kayo ni pastor sa harapan. Yun ang sabihin mo. No? So, walk the aisle with him as he makes it public. Huwag mo siyang itulak. Okay? Matapa pa yan. Okay? O, samahan mo siya. No? Okay, walk by him. Alalayan mo siya. Okay? Because hindi mo expect na yan ay mauna kasi nga naman ay tendency nga ng tao mahiya. Ano? Yan ang kanyang normal na maging response yan. Lalo na kapag first time na nakarating yan. Ano? Okay? So, walk the aisle with him as he makes it public. Okay? Ayan. So, nakuha niyo na? No? Yung mga dapat gawin natin? Okay? Ayan. So, ang mga tips natin, sabi natin, hingin mo ang kanyang promise na pupunta ng linggo at ihayag sa harapan ng mga kapatiran na siya ligtas. Tawagan mo ng Sabado kung anong kanyang ginagawa. Follow up mo siya. Kumustahin mo siya. Number 3, sunduin mo siya ng linggo ng umaga. Okay? At dalhin mo siya sa ating mga gawain. Maupo ka katabi niya. And then, samahan mo siya sa pag-forward kapag sinabi na ng pastor na kung sino ang gusto lumapit para ihayag ang kanilang panampalataya. Okay? Ayan. So, golden key number 4. Okay? Ano niyo pa ba? Nalala niyo pa yung lahat ng golden keys natin? Golden key number 1, number 2, number 3, and then now is golden key number 4. Ano ang golden key number 4? Use it or lose it. Ano ibig sabihin yan? Use it or lose it. Ano? So, itong golden key na ito ay should be pointing to the excitement and priority that is given to soul winning each one of the weekly session. Ibig sabihin ito, the idea is, if a person waits until he thoroughly masters the entire plan and becomes a professional, he will probably never use the simple gospel plan and never win a soul to Christ. On the other hand, if you begin to use it instantly, kaagad gamitin nyo, it will be something that will be thoroughly be usable and help you grow in Christian life. So, ibig sabihin niya, yung iyong natutunan, huwag mong hayaan na, hindi pa kasi kompleto. No, huwag mong hintayin na makompleto yan. Kung ano lang ang alam mo ngayon, gamitin mo kaagad yan para hindi mawala yan. That's the golden key. No, the golden key is, gamitin mo yan para hindi mawala. Kasi alam naman natin, anything that we learn, if we are not going to practice it, put that into action, and do it, eh, eventually po, we will forget those things. And we cannot anymore do it. No? Okay? Ayan. So, minsan mahirap. No? Mahirap natin gawin kapag yan ay matagal mo nang hindi ginagawa. So, kapag yan ay tuwi-tuwi na mong ginagawa, no? Lalong yan nare-reinforce sa'yo at lalong naging madali na sa'yo yan at para magiging second nature mo na yon, no? Ayan. Okay? At makakatulong yan sa iyong paglago sa pananampalataya mo. Okay, golden key number 4, use it or lose it. Gamitin mo yan o baka naman mawala yan. That is also true sa lahat po ng ating mga talents. Lahat ng ating mga gifts na binigay ng Panginoon sa inyo. Kung meron kayong talent and gifts, huwag nyo hayaan na hindi gamitin yan. Gamitin nyo yan dahil pag hindi nyo ginamit yan, mawawala yan sa atin. Okay? Ayan. Sige. So, ayan. Tapos na tayo doon sa session. Okay? At ito naman ang ating assignment for
next week. Ayan. Assignment for next week. Anong gagawin natin next week? Invite a friend. Okay? Invite a friend. So, we would like all our Fishers of Men members, lahat ng mga nasa Operation Go, sa Linggo, magsama kayo ng isang kaibigan. You invite a friend. Of course, be sure na yung iimbitahin mo ay meron ng complete dose ng vaccine at walang anumang mga symptoms. Okay? So, ibig sabihin niyan, we expect sa Linggo, mayroon tayong mga bisita that we brought by our Fishers of Men Club members. Okay ba yan? Ha? Paikaway naman yun, oh. Oo. Ayan. So, next week, ha? Yan ang gawin natin. Okay? Ayan, magdadala tayo ng bisita. At ako nga, tuwan-tuwa nung Linggo, no? Agay mo, si Lois, oh, nakapagdala ng bisita niya. Can you imagine? If all of us can do that. Oo. Siguro, ang mangyayari niyan, sa labas na lang tayo mga members, bisita sa loob. Pag napuno yung loob. Ah, second time na pala niya. Ayun, okay yun, no problem. No? At least bumalik. O, oh, di ba? Mas maganda yun, bumalik. O, oh, di ba? Hindi na naging mahirap na nakasama ulit siya dahil nakarating na siya for the first time. Ayan. Pwede po, ano? Pwede po online mag-invite? Pwede rin, oo. Okay? Pero you need to see to it na kapag nag-invite ka sa online, katabi mo. Or mag-join po ng Zoom. Pasok. Okay, pwede rin mag-join ng Zoom. Okay? I mean, kung kaya niya mag-join sa Zoom, no? Okay, pwede yun. I'm thinking of, baka ang imbitahin mo, yung kapitbahay mo dyan, hindi magsama na kasi isang Zoom, di ba? Pwede rin naman yun. Okay. So, kung yan ay nakatira sa ibang lugar at gusto mag-join sa Zoom, why not, no? Okay, we can use the Zoom para mag-invite din. But kung posible naman na makapunta kayo at may sama niyo bisita niyo, why not, no? But of course, ma-observe na natin lahat ng mga mga minor protocols natin. Okay, yan? Ha? Okay. So, ayan. So, ibig sabihin next Sunday, last Sunday may bisita tayong isa. Tapos this Sunday we would like to see more visitors, no? Kaya mula ngayon, ang gawin niyo ay mag-imbita na kayo, mag-pray na kayo kung sino man ang nakausap niyo na before, and then follow up niyo sila, and then try to invite them, and then turuan niyo sila nitong yung ating how to keep what you catch, no? Gamitin niyo na sa kanila 'yan, how to keep what you catch. Okay? Di ba tumanggap para sa Panginoon? Oo. Okay? Sige, ang gawin natin sa Linggo, isama kita dahil ipahayag mo ang iyong pananampalataya. And then, yun, gamitin mo yung mga tips na yun. Okay? Make him promise na, mangako ka, okay? Sa Panginoon, napupunta ka. And then, Sabado, follow up mo siya. Linggo, sunduin mo siya. Okay? And then, pagdating ng church, tabihan mo sa upuan yan. And then, samahan mo yan kapag nagkaroon na ng invitation. Okay, so if someone who is not a member of this class out soul winning with you, you know, try to present the gospel at least one time, write any special blessings. Okay, so kayong mga trainee, kaya nyo na bang magbahagi kahit sa Zoom? Ha? Kaya nyo magbahagi kahit sa Zoom? Kaya na ba nila mga trainers? May sumubok na ba sa kanila, trainees? Mayroon, Pastor, si Sister Irene. Sinubukan ko na yun. Wow, very good. Palapakan natin si Irene. Okay. Ayan. So, mayroon pa ba mga trainers na yung mga trainees ninyo, sinubukan ninyong pakawalan na? At gamitin yung kanila natutunan? Mayroon ba? Kaliban kay Irene? Ha? Okay, just tell us para naman we can rejoice with you dahil ibig sabihin yan, ay natututo na, no? Ayan. Doty, meron pa bang Jerusalem Factor? Pages 142. Ha? Ayan, pages 142, lesson 14 up to 160. Okay? Ayan. And then, write as your summary. Tine-check ba nito, mga trainers? So, your summary, what you read and what you learn. Check ninyo. Encourage ninyo yung mga trainer.
mga trainings ninyo na magbasa nito. Okay, Duty, pakipass yan after ng ating ano ah, iano muna. Pasa muna sana para mabasa nila. And then memory verse natin, ito Mark 9:29. You can have your ayun may ginagawa yung iba, they have the separate meeting, Zoom, o yan sa dito sa Google Meet with their trainees. And we appreciate that no, no magkaroon kayo na separate na pag-uusap. And then of course yung lahat ng itong mga assignments na ito ay kanilang magawa sa harapan niyo, no? Ayan. Okay. And then yung complete 3 hours of visitation with your trainer, of course, medyo ano muna tayo ngayon dito, ano? Control muna tayo dito. Hindi natin ginagawa. Although alam niyo may mga churches na ngayon na nag-house to house na sila. Oo. May nagsusulwining na sila. Okay. Ano muna tayo? Alalay muna tayo dito. Siguro by next year, no, itong team na ito ng mga ng batch na ito will be the first na lalabas at tayo ay mag-house to house. Okay? Mag-chusol winning tayo sama-sama. Okay? And we're going to do that in a Saturday afternoon. Okay ba 'yan? Ayan. O sige. So excited na tayo dahil sa pagkatapos natin ito next year, okay, we can go out na. Meron na tayong new batch of Fishers of Men that would go out and fish for the souls of men. Amen? Ayan. Okay. So, what else? Tingin niyo itong verse na ito, ano, dito sa Luke 12, verse number 8. Ang sabi diyan, whosoever shall confess me before men, him shall the Son of Man also confess before the angels of God in heaven. So, ano ibig sabihin nito? Ang sino man daw, ang nagpapahayag sa akin sa harapan ng tao, ipapayag ko rin siya. Sabi ng anak ng tao, ipapayag ko siya sa harap ng aking mga anghel, sa harap ng anghel ng Diyos. Okay? So, this is what we want. Ano, God, we would like God to be pleased with us. So, ibig sabihin yan, huwag nating ikahiyang ipahayag ang ating Panginoon. And soul winning is one way of confessing Christ, confessing Jesus, confessing the Son of Man before men. Okay? Ayan. Okay? Meron kayong question? Ah, clarification sa ating lesson, everyone? Meron? Wala na ba? Dahil kung wala na, we will close our session. And then after that, no, ay siguro, kumusta ka, Len? Sakit ka ba? Mukhang may sakit ka. Ha? Ulo, masakit ang ulo. Okay, actually pag masakit ang ulo, may tinatapal diyan sa, 'di ba? Yung lola ko noon may tinatapal dito eh. Pero Darrell, okay? Darrell? Yes, si Darrell. Ang pinakamabilis talaga na paraan diyan para mawala yung sakit ng ulo, tapalan mo ng mga tapalan mo ng mga 5 piraso na tigi 1,000. Tanggal 'yan. Ano, gagaling na ako. Sabi ko sa iyo, gagaling ka agad dyan eh. Oh, basta sumasakit na rin ulo ko, Pastor. Gawin mo na paraan, Darrell. Basta sakit na rin ang ulo ko. Pero wala ko, Pastor. Okay, pag-pray natin si Len. Ano, at, ako kanina, actually, bago tayo mag-presyon ko, para sama na pakiramdam ko, di ko maintindihan. But of course, sabi ko, Panginoon, I need to do this. Ano, I need your grace. So, ayan, natapos na tayo. Amen? At nawala na rin yung sama ng pakiramdam ko. Yung sama ng pakiramdam ko, kapag ginagawa ko ito, nawawala ng pusa eh. Ayan, yung nagagandahan sa biyaya ng Panginoon sa atin. Amen? Okay, sige. So, wala na.